So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, order a show cause order, to give a show cause order. Senate President Juan Miguel Migzubiri kakausapin si Senate Deputy Minority Leader Rizo Ontiveros para maglabas ng show cause order laban kay Apollo Quiboloy. Any objections? The chair hearing no objections on a unanimous vote. The Honorable Pastor Quiboloy is cited for contempt. Apollo Quiboloy pinasite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises bunsod ng hindi pagdalo sa pagdinig ngayong araw. Pagka nasa public din po tayo, kung kayang wag po tayong mag-transact ng magsagawa po ng financial transaction using po yung mga open wifi, baka po yan po ang maging dahilan para ma-hack po yung ating mga respective accounts po. Pagtaas ng hijack profile scam sa bansa, ikinababahala ng Philippine National Police. Publiko pinag-iingat sa pagbibigay ng personal information online. Option po na mga LGUs mag-file ng motion for reconsideration. So kung sakali magde-decision po ang mga LGUs na mag-file nga po ng MR, this will be done individually by the LGUs. Metro Manila Council, hindi na iaapela ang desisyon ng Supreme Court na pagbawalang manghuli ng mga traffic violators ang mga local traffic law enforcer. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sinigundahan ng liderato ng Senado ang hiling ni Senator Robin Padilla na maglabas na lamang ng show cause order laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy. Samantala, ipinaliwanag naman ng isa pang senador kung bakit hindi siya pumirma kaysa ni na Padilla para harangin ng contempt order. Ito ang balita ni Harlene Delgado. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the family issue. Inayunan ni Senate President Juan Miguel Migzubiri ang panawagan ni Senator Robin Padilla na sa halip na contempt order, maglabas na lang ng show cause order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Alinsunod anya ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso noon ng investigasyon ng Senate Bereavement Committee sa formally issue. Paliwanag ng senador, dapat munang gawin ng Senado ang lahat ng legal na paraan para pagpaliwanagin ng resource persons kung bakit hindi dapat ito mapakontempt ng komite sa Senado. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, order a show cause order, to give a show cause order. Ayon sa Senate President, sakaling hindi pa rin sapat ang magiging paliwanag ni Quiboloy sa show cause order, dito na maglalabas ng arrest order ang Senado upang paharapin ng religious leader sa investigasyon. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the Wala pang pahayag dito sa Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Ngunit sa sagot nito sa privileged speech ni Senator Padilla sa sesyon kahapon, binigyang diin ito na naayon sa rules ng Senado ang pagpapakontempt kay Quiboloy dahil ilang beses na itong hindi sumipot sa pagdinig. Ang kasama ko po sa komite ay nag-object. At dahil doon, ayon din sa rules ng Senado, binigyang daan ng chair na magkaroon ng 7 araw upang makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite para mag-object. May president po sa mga ruling ng Korte Suprema at maging na po sa mga dating idinaos na mga pagdinig ng mga komite, maging ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Senado na nagpatuloy kahit po meron na pong tumatakbong mga kaso sa korte.
Wala pang anunsyo ang opisina ni Senator Hontiveros kaugnay sa pinal na desisyon sa contempt order, pero hihintayin nila ngayong araw ang mga senador na tumutol sa pagpapa-contempt at pagpapa-aresto laban kay Kibuloy. Ngayong araw, March 12, ang deadline ni Senator Padilla para makakuha ng 8 pirma para harangin ang contempt order laban sa religious leader. Noong nakaraang linggo, 4 na senador ang pumirma para baliktarin ang contempt ruling ni Senator Hontiveros. Si Senator Nancy Binay, na Vice Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isiniwalat na pinili niyang hindi pumirma kontra sa contempt order. Inirespeto ko yung desisyon ng chairperson dun sa pag-cite ng contempt. Hindi rin naman kasi katanggap-tanggap na hindi natin i-require na mag-attend yung isang resource pa isang imbitado sa Senado. Diba? Parang if ever first time ata sa history ng Senate, kung natuloy itong reversal ng desisyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasite in contempt na ng House Committee on Legislative Franchises ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Hindi pa rin kasi ito sumipot sa pagdinig na ginagawa ng panel kaugnay ng panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng SMNI kung saan ito ang honorary chairperson. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Any objections? The chair hearing no objections on a unanimous vote. The Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Tuluyan nang na-cite in contempt si Apollo Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa ginagawang pagtinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa chairperson ng komite na si Paranaque Representative Gus Tambuntin, 3 beses nang pinadalhan ng imbitasyon ang religious leader. Nagpadala na rin ang Kamara ng Sabina kay Kibuloy. Kaalinsabay nito, inaatasan na rin ang House Sergeant at Arms na makipag-coordinate sa law enforcement agencies upang madala si Kibuloy sa House premises. Iginigiit ng abogado ni Kibuloy na bilang honorary chairperson ng SMNI, wala na itong kinalaman sa daily operations ng estasyon. Gayunman, ayon sa ilang mambabatas, may mga tanong na hindi nasasagot ng mga kinatawan at opisyal ng SMNI sa pagdinig. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God, he acts with impunity, he takes this hearing for granted. Ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. Hindi naman nagustuhan ni House Deputy Speaker Quezon Second District Representative David J.J. Suarez ang paghingi ng abogado ni Kibuloy na listahan ang itatanong sa kanya kung sakaling dadalo ito sa pagdinig ng komite. That is why precisely we are asking for a general, not a detailed line of questioning, but just the general questions under Ermita, Your Honor. There are other officials of Suarasug and SMNI who are here, Your Honor. If we allow this, therefore, anytime in the future, when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ko, isubmit nyo na lang muna yung mga tanong ninyo, i-review ko, tapos saka tayo bumalik sa usapan. That's a very dangerous precedent to set, Mr. Chair. Because once we allow that, therefore all committees will allow that. Aprobado na ng komite ang panukalang pawalang bisa, ang prangkisa ng SMNI. Samantala, plano namang maghain ang musyon ng isang kongresista upang imbitahan sa pagdinig ng komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinalaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Kibuloy. Itinuturing na investor sa SMNI ang KOJC ayon sa abogado ng network. The appointment was made by the current executive pastor and the board of administrators that in case something might happen, the former president of PRRD will be able to manage the properties of the KOJC.
In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as o pinasahan ng property. Ayon naman kay Attorney Topacio, nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy. Sa gitna ito ng kinakaharap nitong mga kaso sa Estados Unidos. Nasa ilalim din si Kibuloy ng U.S. Federal Bureau of Investigation wanted list dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa sex trafficking, gayon din sa pagpupuslit ng maraming pera at iba pang mga paglabag sa batas ng Amerika. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa naming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na trial by publicity ni Vice President Sara Duterte ang isinasagawang investigasyon laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Kaugnay nito, nanawagan ang Vice Presidente na bigyang katarungan ang televangelist maging ang SMNI sa gitna ng kinakaharap na indefinite suspension ng istasyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandrahas at hindi patas. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi makatarungan ang mga akusasyong ibinabato ngayon laban kay Apollo Kibuloy. Sa isang video message na ini-upload sa Facebook page, nagpahayag ng kanyang pagsuporta ang Vice Presidente sa religious leader. Ayon kay VP Sara, dapat pairalin ang batas at katarungan sa gitna ng kinakaharap na isyu ng televangelist at maging ng media network na pag-aari nito na Sunshine Media Network International o SMNI. Para sa Vice Presidente, tila sentensyado na si Kibuloy sa isinasagawang mga hearing kaugnay sa mga akusasyon ng umano'y pang-aabuso nito sa mga dating miyembro ng kanilang samahan. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandrahas at hindi patas. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Bukod kay Kibuloy, ipinagtanggol din ni VP Sara ang SMNI sa gitna ng indefinite suspension na ipinataw sa istasyon. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Sa huli, binigyang diin ng Vice Presidente na makakamit lamang ang hustisya at katotohanan sa pamamagitan ng pagdinig sa korte. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang dadalo sa huling araw ng rally ng SMNI at mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong gabi. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, anong oras inaasahang darating si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan? Yun, wala tayong nakuhang informasyon kung anong eksaktong oras na darating dito ang dating Pangulo. Pero sa ngayon, June, ay inaabangan na nga ng mga taga-suporta ng religious leader na si Apollo Kibuloy at ganyan din noong mga empleyado ng Sunshine Media Network International o SMNI ang pagdating dito ng dating presidente. Kasabayan, June, ng huling araw ng kanilang rally dito sa Liwasang Bonifacio ngayong gabi na kung saan nagsimula itong kanilang ginagawang mga pagkilos noong nakaraang March 6. Ang dating presidente ay kilalang kaibigan ni Kibuloy at kamakailan lang no June ay itinalaga na rin itong administrator
ng mga ari-arian ng religious group. May mga nakausap din tayo kanina na mga kawanin ng SMNI. Sinabi nila na bukod sa dating Pangulo, inaasahan din na may ilang mambabatas na darating dito sa Liwasang Bonifacio. Bagamat wala naman silang binigay sa atin no, na impormasyon kung sino-sino ang mga ito. Una nang nagsagawa ng rally itong grupo ni Kibuloy, ang kanilang mga supporter kasabay ng araw ng pag-anunsyo nga June ng Department of Justice o DOJ na pinakakasuhan na nila si Kibuloy dahil sa iba't ibang kasong kriminal tulad ng sexual abuse of minor at ganyan din ng qualified human trafficking. Nagtutuloy-tuloy na ito matapos namang i-contempt ng Senado si Kibuloy dahil sa bigong pagdalo sa hearing na pinangunahan nga ng komite ni Senator Risa Ontivero. So sa ngayon June ay nagpapatuloy itong kanilang programa dito sa Liwasang Bonifacio na nagsimula kanina ng 3:30 ng hapon. At kanina ay nakita natin na nagsalita itong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO board member Sandra Cam at ang isa sa kanyang nabanggit na anytime daw ay pipirmahan ni House Speaker Martin Romualdez yung warrant of arrest laban kay Kibuloy. Yun ang kanyang nabanggit at inihayag din niya na yun daw ang pera ng PCSO ay kumbaga mayroong sabuatan na nangyayari dyan sa pagitan ng unang ginang, First Lady Liza Araneta Marcos at gayon din ng kanilang general manager na si Mel Suarez kung di tayo nagkakamali. So yun yung mga ibinulgar ni Sandra Cam kanina. At ang sinabi pa niya, hinahamon nga niya itong itong pamunuan ng PCSO, maging si House Speaker Martin Romualdez na hindi umano siya magpapatinag at marami siyang bala, ika nga, laban daw sa kanila. At sa ngayon naman, June, kung naririnig niyo sa aking background ay nagsasalita naman itong abogado na tumakbo din dati bilang senador, si Glenn Chong, kung saan binabati ko sa niya ang administrasyon sa dahil sa kawalan ito ng aksyon ngayon sa mga problema ng pamahalaan at sinasabi pa niyang sinabi rin niya na nagkaroon nga daw ng dayaan noong nakaraang 2022 national and local elections kung saan ang naging beneficiaryo dito ay ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil bagamat sinabi niya ito June noong mga nakaraan na bago pa daw ang halalan ay nag-usap itong unang ginang at ang Smartmatic para ang sinasabi niya dito mabigyan ng pabor ang pagkapanalo o itong grupo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang 2022 national and local elections. Yan muna ating update mula dito sa Maynila, balik sa June. Oh, Dante, bagamat yan itinatawag nilang prayer rally, pero may mga sa programa, Dante, natanong mo ba diyan? Kung bakit merong mga interval din naman nga, halimbawa may awitan, may sayawan, tapos may interval din na merong mga political na ipinapahayag yung mga guest speaker dyan. Ganun ba talaga ang programa na yan, Dante? Yes, John, alam mo, sinubukan din nating kumuha ng programa pero wala naman silang naibigay sa atin na kumbaga yung line up ng kanilang mga programa. Pero from the start, June, noong March 6, ay ganito nang ang nangyayari talaga. May mga interval na may mga prominent na mga tauhan sa pamahalaan na nagsasalita. Yung kanilang mga host dati, yung kanilang host, sina Lauren Badoy, sina Eric Celis, mayroon ding nagsalita din dito si Attorney Ferdinand Topacio, at maging si dating Presidential Legal Counsel Chief si Attorney Sal Panelo. Hanggang ngayon ganun pa naman din ang kanilang kumbaga flow ng kanilang programa na may mga intervals, may mga sayawan nga ganyan ang nabanggit ni June at mayroon ding mga pinapasok silang mga tagapagsalita na iba, yung iba ay nagsasalita na may kinalaman sa politika. Meron ba binabatikos, meron din nagsasalita ng mga katiwalian o mano sa gobyerno na
tulad ng corruption, yung sinasabi naman nila diyan sa Kongreso, tinutulungan nila na mayroon tayong mga mambabatas na pumapabor na sa mga CPP-NPA na ang particular nilang binanggit itong mga mambabatas ng Makabayan Block. At the same time, yung kanila din patuloy na pagtuligsa ito kay Senator Risa Ontiveros dahil nga sa kanyang pagdinig ng kanyang komite dito sa mga pang-aabuso laban sa religious leaders na si Apollo Quiboloy. At yun nga, naglabas na ng sa PINA hanggang sa sinight in contempt itong si Quiboloy. Na lumalabas nga nito ay nagiging kumbaga, wanted na siya hanggating dahil na mayroon ng contempt ang Senado Chu. So far ba, Dan, tinatanong man nyo sa organizer ng rally na iyan, na ano na yung kumbaga na-achieve nila? Ito ba yung nagkaroon na impact doon sa kanilang gusto talagang maipahatid sa taong bayan? Paano ba yan, Dante? Yes, John, alam mo, yung mga kaibigan din naman natin, no, yung mga reporter ng SMNI, ang nabanggit kasi na sa atin, baka hindi naman nagpapa-interview yung mga organizer. Pero doon sa kanilang mga speaker, ang sinasabi nila, hindi daw sila titigil hanggat hindi marinig ng pamahalaan, particular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang panawagan. At ang isa nga sa kanilang panawagan, Jun, ay bumaba na sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil bigo naman daw itong gampanan ng kanyang tungkulin sa napakaraming problema ng bansa, Jun. Eh, kung ganyan ang linya ng sinasabi mo, Dante, kung hindi sila titigil, sabihin, may kasunod pa ito. Maaaring sa ibang lugar, ganun ba yun, Dante? John, tama yan. Kausap natin kanina yung isa sa kanilang reporter kasama natin sa ano, bit. Ito na, kumbaga 7 days kasi ito, John. Nag-umpisa siya noong March 6. So matatapos ngayon, March 12. So ito ay kapatong araw. Pero hindi raw dito natatapos. May mga pagkilos pang gagawin itong mga suporta at ganyan din ang SMNI sa iba't ibang mga grupo. Hindi pa lang natin nalaman, John, kung saan particular sa Pilipinas sila gagawin yung kanilang mga pagkilos. Sinasabi naman nila hindi lang dito sa bansa ang itong ganitong mga pagkilos kasi sa iba't iba daw mga lugar, maging diyan sa Australia, na kung saan mayroon nga silang mga supporter ay nagsasagawa din ng ganitong pagkilos bilang pagsuporta sa kanilang panawagan na justisya para sa kanilang religious leader na si Apollo Quiboloy Jr. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat na live mula sa Maynila. Sunod-sunod ang mga naging banta sa buhay ng Filipino seafarers bunsod ng gulo sa mga bansang kanilang napupuntahan. Kaya naman nais na ng Department of Foreign Affairs na tuluyang maisabatas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Any law which will improve the lot of seafarers should be signed as soon as possible, but we fully respect the President and the legislators desire to improve the bill as it is. Maituturing na seryosong usapin na ang pagkamatay ng 2 Pinoy seafarers bunsod ng pag-atake ng Houthi. Kaya naniniwala ang Department of Foreign Affairs na malaki ang maitutulong ng panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers upang lalong mapangalagaan ang kapakanan ng mga tripulanteng Pinoy sa gitna ng banta sa kanilang seguridad dahil sa nangyayaring gulo sa ibang mga bansa. To us, it's already grave enough na may namatay. Now, as for more empirical data, this will have to come from other sources, no? But hopefully this will be the last incident where we have Filipino seafarers or other seafarers being killed. Sa ilalim ng Magna Carta of Seafarers, ma-institutionalized ang pagbibigay ng proteksyon sa mga Filipino seaman. Magbibigay din ito ng garantiya sa international community na sumusunod ang bansa sa mga obligasyon na itinatakda ng mga international conventions para sa lahat ng mga seafarer. Naantala ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas dahil patuloy pa itong sinusuri. Sa kasalukuyan, ayon kay Yusek De Vega, masasabing bumaba ang bilang ng mga Pinoy seafarers na tumatanggi ng dumaan sa mga ruta na itinuturing na high-risk areas. But the statistics show that they are declining. Especially after what happened now, they will be declining. Because there are few seafarers now, Filipino seafarers now, on aboard ships, plying that route.
which means they are declining. Otherwise, we expect a lot more. Ang usapin naman sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy ang isa sa mga inaasahang matatalakay ni Pangulong Marcos sa Berlin. We do expect, and they will ensure that for ships bound for Germany, for example, for German ports or for German-flagged vessels, that they'll give the highest protection to our seafarers. Nasa Germany ngayon si Pangulong Marcos para sa kanyang working visit kung saan kabilang sa pake niya ang pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanganganib na mawala ng trabaho ang nasa 275 Bureau of Corrections personnel. Bunsod ito ng kabiguan nilang mag-comply sa required eligibility and educational requirements sa ilalim ng Bureau of Corrections Act of 2013. Sinabi ng Bucor na mayroong 5 taon ang mga tauhan mula sa petsa ng bisa ng batas upang makuha ang minimum na kwalifikasyon sa edukasyon at eligibility. Ayon sa Bucor, inaprubahan ng Civil Service Commission ang qualification standards noong Marso 2018, kaya ang 5 taong panahon ay nag-expire na noong March 2023. Ngunit dahil sa epektong dulot ng COVID-19 pandemic, pinalawig ni Justice Secretary Crispin Remulla ang deadline hanggang March 16, 2024. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid sa atin ang ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Magandang hapon, Jack. Mainit na issue ngayon itong edited pictures ni Catherine, Princess of Wales. Meron na bang reaksyon o bagong pahayag ang Kensington Palace dito? Magandang araw sa iyo dyan, Junan, no? Sa kabila ng pressure ng PR experts at ng mga netizen na ilabas ng Kensington Palace, yung original na unedited photos ay tumanggi naman ang Kensington Palace. Matatandaan natin na sa kabila ito ng speculations ng public regarding dun sa condition talaga ni Princess Kate sa kanyang after ng kanyang abdominal surgery noong January, at katanda naman itong mag-recover in private until March 31. Samantala, naglabas din naman ng isang maiksing pahayag si Princess Catherine sa kanyang official Instagram account. Yes, June. Pero Jack, bilang isang duty dyan sa royal duty dyan sa United Kingdom, obligado ba ang isang princess o prinsesa na ihayag ang kanyang medical condition sa publiko? Wala naman, no, ang isang royal family na ihayag ang kanilang medical condition. Siyempre, they're still trying to build yung trust ng public. At siyempre, para mabuild naman yung trust ng public, they have to be transparent. Pero again, they have no obligation to disclose yung kanilang private life. Alright, Jack, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Humingi ng paumanhin si Catherine, Princess of Wales, sa mga lumabas na larawan nila ng kanyang mga anak kahapon. Samantala, tila hindi naman apektado ng kontrobersiya ang Prince of Wales na si William. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Inamin ni Catherine, Princess of Wales, na edited ang lumabas niyang larawan kahapon kasama ang tatlong anak. Sa kanyang expose, sinabi nito na gaya ng maraming amateur photographers, may mga pagkakataon din na nag-eeksperimento siya sa pag-i-edit ng mga litrato. Bunso nito, humingi si Princess Kate ng paumanhin sa anumang kalituang idinulot ng family photograph na ibinahagi nila. Ang nasabing picture ay inalabas ng Kensington Palace sa kasagsagan ng mga espekulasyon sa kinaroroonan ni Kate at tunay na estado ng kanyang kalusugan matapos sumailalim sa abdominal surgery noong Enero. Gayunman, agad itong inalis ng ilang international news agencies sa kanilang mga site dahil sa pangambang manipulated ito.
Samantala, tila hindi naman apektado ng kontrobersya ang Prince of Wales na si William. Dumalo ito kagabi sa Royal Commonwealth event kasama sina Queen Camilla, Prince Edward at Princess Anne. Rajan Pulivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad na ng worldwide ban ang Airbnb sa paggamit ng security camera sa loob ng rental properties simula sa susunod na buwan. Layon ito na masimplify ang kanilang patakaran sa security cameras at bigyang prioridad ang mga privacy ng mga guest. Ayon sa inilabas na pahayag ng Head of Community Policy and Partnership ng kumpanya, ang naturang pagbabago ay kasunod ng isinagawang konsultasyon sa stakeholders. Nilinaw ng online rental platform na pahihintulutan pa rin nila ang paggamit ng doorbell cameras at noise monitors sa common areas. Ngunit kailangan itong nakasaad sa listing page ng property. Nangangamba ang US Congress na magamit ng China ang TikTok upang mag-surveillance ng mga Amerikano at mag-spy sa mga pribadong infrastruktura sa Estados Unidos. Kaya naman, pagbobotohan na bukas ang panukalang batas na mag-uutos sa parent company ng TikTok na ibenta ang sikat na application upang maiwasan ang ban dito ng US government. Ito ang balita ni Klein Singka. Itutuloy bukas ng U.S. House of Representatives ang botohan para sa pagpasa ng panukalang batas na pipilit sa kumpanyang may-ari ng TikTok na ibenta ito upang makaiwas sa total ban sa Estados Unidos. Ito ay sa kabila ng biglaang pagtutol ni dating U.S. President Donald Trump sa isinusulong ng House Republicans. Ayon sa mga membro ng U.S. House Select Committee on the Chinese Communist Party, hindi katanggap-tanggap na isang Beijing-based company gaya ng TikTok ay hahayaang magamit upang mag-surveillance sa mga mamamayan ng Amerika. Ang ByteDance na siyang parent company ng TikTok ay nakarehistro sa China. Unang kinampanya ni Trump ang pag-ban sa application noong siya ay nanunungkulan pa. O sa isang post sa kanyang Truth Social account, sinabi ng dating Pangulo na mas nakikita niyang kalaban ng bayan ang Facebook. Kaya hindi ito dapat hayaan na mas lumaki pa lalo dahil sa pagsasara sa TikTok. Ay naman kay US President Joe Biden, lalagdaan niya ang batas sakaling makarating ito sa kanya. Hindi naman malinaw kung ang panukalang batas ay papasa sa US Senate. Hindi pa nagpapahayag si Senate President Chuck Schumer kung pagbabotohan rin sa Senado ang isinusulong na batas na maaaring mag-ban sa TikTok. Klein Singka, UNTV News, Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Singer-songwriter na si Eric Carmen sa edad na 74. Ang malungkot na balita ay inanunsyo ng kanyang asawa na si Amy sa official website ng singer. Namatay si Carmen habang natutulog. Si Eric ang nasa likod ng hit song na All By Myself at Love Is All That Matters. Hindi dapat basta ibinibigay ang mga personal na impormasyon lalo na sa online. Ito ang paalala ng Philippine National Police sa publiko matapos maalarma sa pagtaas ng hijack profile scam sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Alarming in the sense, ma'am, na tumataas po siya at one of the challenges po talaga na mention na natin before, ang hirap po talagang i-trace nitong mga ito kasi we are facing nameless and faceless criminals. Tumaas ang kaso ng hijack profile scam sa bansa na ikinaalarma ng Philippine National Police. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sa nakalipas na 4 na buwan, umabot sa 178 na kaso nito ang kanilang naitala. Sa naturang bilang, 89 ang nangyari nito lamang Pebrero. Kaya naman ang PNP,
Nagpaalala sa publiko na huwag mag-share ng personal information online upang hindi mabiktima ng hijack profile scam o identity theft. Kapag nasa public din po tayo, kung kayang huwag po tayong mag-transact, magsagawa po ng financial transaction using po yung mga open wifi, baka po yan po ang maging dahilan para ma-hack po yung ating mga respective accounts po. Ang hijack profile scam ay ang paggamit ng profile ng ibang tao at panghihingi ng pera sa mga contacts o kaibigan nito. Gumagamit din ariya ng iba't ibang estilong scammers upang ma-access ang profile ng bibiktimahin ito. Gaya ariya ng phishing, hacking at social engineering techniques na labag sa Section 4 na Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sana po ay maging aware yung mga kababayan natin dito sa tinatawag pong hijack profile scam. Ang ibig sabihin po nito yung unauthorized access po doon po sa inyong mga social media accounts po. Na-hack po yan by phishing or unauthorized access po doon sa inyong mga accounts po. At once ma-hijack po nila, kaya tinawag po yan hijack profile scam. Once ma-hijack na po o manakaw na po inyong account, ay nandun po kasi lahat ng inyong mga friends, nandoon po yung inyong mga kilala. Ang normally, ang nangyayari po dyan ay sasabihin na may mga kailangan po ng i-request po ng financial assistance na nasa ospital ang kapatid ko, nasa ospital ang asawa ko, baka po pwedeng padalhan mo naman ako sa GCash ko. Para maiwasang mabiktima ng hijack profile scam, ipinaalala ni Colonel Fajardo na importanteng gumamit ng strong at kakaibang password sa mga online accounts. Mag-ingat din sa pag-click ng mga links o pag-download ng mga attachments mula sa mga hindi kilalang sources. Dapat din aniyang regular na i-monitor ang online accounts laban sa mga suspicious activity. Huwag po tayong gumamit ng birthday natin, birthday ng asawa natin, yung mga important dates sa buhay po natin, kasi madaling matrace po yan. Kasi dun sa mga accounts natin, pagka sinerge po tayo, binakaus po tayo, nandun yung mga birthdays natin. In fact, diba, sa mga groups natin, nagpa-pop up yung mga birthdays natin. Eh minsan, yun lang po yung kailangan sa isang transaction at nakuha na po kaagad. Sakali aniyang na-hack ang inyong account, agad itong i-report sa platform o service provider. Mag-report din sa mga otoridad para maiwasan ang posibleng legal liabilities sakaling gamitin ng scammer sa panluloko ang inyong account. Nea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng National Kidney and Transplant Institute ang publiko kaugnay sa kumakalat na fake endorsement sa pahayag na inilabas ng NKTI. Ipinabatid nito sa publiko na hindi sponsored o hindi supported ng kanilang ospital ang kumakalat na post ng isang nagngangalang Dr. Gavino Trono. Dagdag pa ng NKTI, hindi rin nila empleyado at medical staff ang nasabing doktor. Paglilinaw ng ospital, wala silang ine-endorsong produkto na nagsasabing nakagagaling ng kidney diseases at iba pang uri ng sakit. Payo nito sa publiko, makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong sources ng NKTI o magpadala ng email sa pro@nkti.gov.ph sakaling may mga katanungan o feedback. Mas matatagalan umano ang magiging proseso kung sama-samang maghahain ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ng motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema pabor sa single ticketing system at pagbabawal sa mga local traffic law enforcers na mag-issue ng violation ticket. Kaya nagpasya ang Metro Manila Council na kanya-kanyang apela na lamang ang gagawin ng mga LGU. Bilang pagsunod naman sa desisyon ng Supreme Court, pansamantalang bibigyan ng MMDA ng kapangyarihan ang mga local traffic enforcer na mag-issue ng ticket sa mga motorista na lalabag sa batas trapiko. Ito ang balita ni JP Nunez. We will no longer file an MR. Option po na mga LGUs ang mag-file ng motion for reconsideration. So kung sakaling magde-decision po ang mga LGUs na mag-file nga po ng MR, this will be done individually by the LGUs.
Hindi na maghahain ng motion for reconsideration ang kabuuan ng Metro Manila Council at ang Metropolitan Manila Development Authority sa desisyon ng Supreme Court na nagbabawal sa mga local traffic personnel na mag-issue ng violation ticket sa mga lumalabag na motorista. Paliwanag ni Mayor Francis Zamora, matatagalan kung i-consolidate pa ang lahat ng local government units para sa iisang motion na ihahain sa Supreme Court. Kaya minabuti ng Metro Manila Council na kanya-kanya na lang ng paghahain ng motion ang mga mayor. Sa 17 LGU sa Metro Manila, merong tatlong nagsabi na maghahain sila ng motion for reconsideration. Kasama dito ang Makati, Maynila at Mandaluyong na may kanya-kanyang ordinansa sa trapiko bukod sa nakasaad sa single ticketing system. Ayon naman sa MMDA bilang compliance sa desisyon ng Supreme Court, magde-deputize sila ng mga local traffic enforcers. Provisional deputization lang muna ang gagawin dahil ang aktual na pag-deputize na maniket ay may ibang kwalifikasyon. Ang immediate solution namin ay mag-provisional deputization pero subject later on sa compliance doon sa requirements po para maging full deputization ng traffic enforcers. Ayon sa MMDA, ang kwalifikasyon sa mga deputized personnel na pwedeng maniket dapat nakatungtong ng kahit second year college. Tatapusin ang 72 units ng seminar at training at maipapasa ang exam. Kung ipatutupad ito sa mga lokal na pamahalaan, kakaunti umano ang papasa at mawawalan na ng mga enforcer na manghuhuli sa kalsada. Kung ipatutupad ito sa mga lokal na pamahalaan, kakaunti umano ang papasa at mawawalan na ng enforcer na manghuhuli sa kalsada. We need time to be able to recruit new personnel. Halimbawa, yung mga existing namin na traffic enforcers, kung isa-isahin ko sila at alamin kung sino dito ang pasok nga sa current criteria, baka marami sa kanila ay hindi mag-qualify. Ang problema natin, katulad sa Pateros alone, ay marami kaming mga job order employees, ano? Particularly sa traffic enforcement. So kung strictly implement na natin kaagad yan, yung standard requirement, ay maraming hindi madedeputize sa isang local government unit. Ayon sa MMDA, ipatutupad na nila ang provisional deputization sa lalong madaling panahon. Habang sa December 31 ngayong taon, target na makumpleto ang lahat ng requirements sa mga madedeputize na enforcers sa lahat ng LGU sa Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa matinding epekto ng El Niño phenomenon. Kaya naman mayroong ititigil na alokasyon ng tubig para sa irigasyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Patuloy yung pagbaba ng ating mga dams, yung mga major dams natin dito sa Luzon. Kasabay ng pagtindi ng init ng panahon ang pagbaba ng water level sa mga dam sa Luzon. Kaya bukod sa pagbabawas ng alokasyon sa mga residential at commercial areas, ititigil na rin ng ilan ang irigasyon. For Magat Dam, nag-announce sila na by April hanggang May, so wala silang allocation for irrigation. So ang mangyayari niyan is yung power generation na lang ang gagawin ng Magat Dam sa ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa San Roque at Pantabangan Dam na mababa na sa normal ang level ng tubig. Mababawasan yung generation niya, yung power generation. And that is for San Roque Dam. And for Pantabangan Dam is mababawasan din yung generation and yung supply for irrigation dahil mababa na rin sila. Sa ngayon, nasa negative 10.02 meters na lang ang water level sa Magat Dam, habang negative 10.20 meters naman sa San Roque at negative 26.30 meters sa Pantabangan Dam. Ayon kay Orendain, ganito talaga ang kadalasang dulot ng El Niño. So yun ang epekto na wala talaga mga pag-ulan within the watersheds. Bumababa ang tubig, ang level ng tubig, pati yung generation nila is bumababa. Ang tanging inaasahan na lang ngayon ng pag-asa ay ang La Niña sa buwan ng Hunyo na maaaring makatulong madagdagan
ang imbak na tubig sa mga dam sa bansa. Ngunit kung hindi agad bubuhos ang ulan ay magtutuloy-tuloy sa pagbaba ng level nito, kaya muli silang nagpaalala sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Magtipid po tayo sa paggamit ng tubig dahil may El Nino ngayon, hindi natin alam kung kailan talaga bubuhos yung malalakas na pag-ulan within the watershed. So, kailangan gamitin natin ng mas tama ang ating tubig. Sa ngayon, binabantayan pa rin ng pag-asa ang mga dam dahil kung wala anilang pag-ulan hanggang katapusan ng April, ay maaaring mabawasan pa ang alokasyon ng tubig sa mga consumer. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na healthcare services sa gitna ng umiiral na El Nino sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, may mga contingency measures na ang mga ospital sakaling magkaroon ng power outages at problema sa supply ng tubig. Naiparating na rin nila sa Department of Environment and Natural Resources, Energy at Interior and Local Government ang mga healthcare facilities na may water and power supply issues. Nagigipagtulungan din sila sa lahat ng pasilidad ng kalusugan sa buong bansa sa pag-assess ng kanilang kahandaan sa El Nino at kung paano pa mapapabuti ang mga estratehiya at plano habang tumitindi ang tagtuyot. Nagpaalala ang isang mambabata sa mga opisyal ng gobyerno at appointees sa kahalagahan ng good moral character sa kanilang pagharap sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA. Bunsod ito ng ipinagpaliban na kumpirmasyon sa promotion ni Philippine Army Brigadier General Radulfo Sevilla matapos tutulan ng kanyang may bahay dahil sa aligasyon ng pananakit, kawalan ng sustento at pangangaliwa. Tumanggi ng magpaunlak ng panayam si Sevilla dahil sa may gag order na umano ang korte. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi lamang performance ang binabataya ng CA kundi ang character at pag-uugali ng mga opisyal ng gobyerno. May mga nasampulan na rin anya noon na mga miyembro ng gabinete at ambassador na na-defer ang appointment dahil sa iba't ibang issue. Lahat ng mag-a-apply dito sa Commission Appointments should be of good moral character. Hindi sapat yung performance record nyo bilang kawanin ng gobyerno. Lalo sa mga appointees for secretaries, kailangan of good moral character. Kasi mabubusisiyan na lahat eh. Tumaas ang bilang ng mga interesadong pumasok sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, nagsasanay na ang mga tauhan ng Philippine Navy para sa pagdating ng 2 guided missile corvettes sa mga susunod na taon. Ito ang balita ni Ryan Nakalali. As to the Army recruitment, yung online, although late na lumabas din yung sa survey, but when we started yung online recruitment, talagang tumaas from 31,000. Ngayon, we are counting to almost 50,000 na yung applicants na nag-register online. Dumami ang mga Pilipinong interesadong pumasok sa iba't ibang sangay ng sandataang lakas ng bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa Philippine Army lamang, umabot na sa halos 50,000 ang natatanggap nilang online application. Ngunit ngayong taon, nasa 4,029 lamang ang kanilang kukuning enlisted personnel. Even the quota of the Philippine Army is based din doon sa mga vacancies. Kaya kumbaga average pa rin lang natin yun ng 4,000 na enlisted personnel. Ang Philippine Navy, malaki rin ang itinaas ng kanilang aplikante at marami sa mga ito ang makakatulong sa kanilang modernization program. What's good is that we're getting applicants who has skills that could help in the modernization of the Navy. Ang Philippine Air Force, hinahanap naman ang mga aplikante na may kasanayan sa cybersecurity. We are preparing for recruitment and we will be needing specific specializations. Right now, our focus is we have to recruit new blood that are
equipped with the right skills, especially in cyber and information technology, and of course engineering courses. Those will be our focus. Naitala ang pagtaas ng bilang ng mga aplikante bago pa man lumabas ang Okta Research Survey na 77% ng mga Pilipino ay handang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhan sakaling magkaroon ng kaguluhan. Mariin namang itinanggi ng sandataang lakas na may kinalaman sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ang pagtaas ng bilang ng mga recruits. Samantala, sumasailalim na sa training ang mga tauhan ng Philippine Navy para sa pagdating sa bansa ng dalawang bagong corvette ship na binili ng Pilipinas sa South Korea. Ito ay bilang paghahanda kung papaano i-operate ang dalawang barko na inaasahang darating sa taong 2025 at 2026. The first corvette will be coming in during the second semester of next year. But a year and a half before the delivery, which is actually 6 months ago, the Philippine Navy has been preparing for that already. We've been training people, we've been organizing them, and to include the procurement of necessary equipment for them to perform effectively. May state-of-the-art equipment at advanced weapon system ang mga barko na magagamit sa pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. Nai-award sa Hyundai Heavy Industry Shipyard sa South Korea ang kontrata noong 2021 bilang bahagi ng modernization program ng Philippine Navy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Philippine National Police ang seguridad sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, magde-deploy sila ng sapat na bilang ng mga tauhan para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ay irerespeto po natin yan. Kaya dito po sa pagdiriwang ay kasama po ang pambansang pulisya at kasama po natin sila sa mga activities po natin. Dumating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 11 crew ng True Confidence, ang bulk carrier na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebels noong March 6. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, kumusta ang kalagayan ng mga umuwing tripulante? June, pagdating kanina dito sa Daiyan Terminal 3, agad isinailalim sa check-up ang mga Pinoy seafarers. Tinignan ang kanilang mga kalagayan at mga pangangailangan. Sakay ng Ethiopian Airlines Flight ET-644, dumating kaninang alas 2 o alas 5.21 ng hapon dito sa Daiyan Terminal 3, ang 11 crew ng MV True Confidence, ang barkong tinamaan ng missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden sa Yemen noong isang linggo. Sinalubong sila June, Department of Health Secretary Teodoro Erbosa, Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kastak, iba pang senior official ng DMW, OWA, DSWD at TESDA. Dahil walang resident embassy sa Djibouti, nagpadala ang DFA ng team mula sa Cairo upang alamin na ang sitwasyon ng 13 seafarers na nakaligtas. Ito ay agad na mga tinulungan ng pamahalaan. We provided the first tranche of financial assistance. This was from the Department of Foreign Affairs. We gave them $1,000 each. And to check on their repatriations. Inumpirma ng DFA ang pag-uwi ngayong gabi ng 11 tripulanteng Pinoy. Their bodies have not yet been recovered, partially because the ship was still burning as a few days ago. But the manning agencies also report that they are now trying to bring the ship to a nearby port where it will be salvaged and hopefully the remains recovered and eventually to be brought home to the Philippines. Ngayong linggo, inaasahan na makakauwi na rin ang dalawa pang Pilipino sa Djibouti na nagpapagaling. Ukol naman sa dalawang namatay na seafarers, ayon sa DFA, hindi pa ito makakauwi o nakikita.
Iniyak ng DFA ang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga uuwing Pinoy seafarers. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nagbigay ng 20,000 piso na financial assistance. Ayon sa DSWD, depende pa sa mga pangangailangan ng mga tripulante ang karagdagang tulong o assistance na ipagkakaloob sa kanila. Yun, kasama ang sumalubong kani-kanina pumasok dito sa DIP launch itong mga pamilya ng mga seafarers at kani-kanina na lamang din, hindi agad sila nakababa dito sa aeroplano at kani-kanina mga 20 minutes ay saka lang sila bumaba dito at ngayon nakantabay pa rin ang mga kawili ng media dahil wala pa tayong ideya kung ano ang nangyayari. Meron kasing briefing pa sa loob ngayon kasama ang mga kinatawa ng iba't ibang ahensya at maya-maya malalaman natin kung ano ang kanilang mga napag-usapan. Pero ayon sa OWA at DNW, yung mga malalayong lugar ay ipoprovide muna yung kanilang mga tutuluyan dito sa Maynila. Ito muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, June. Oo, yun. Sana itatanong ako sa iyo, Ryan, ngayon dahil mula dyan sa airport, saan ba sila dadalhin muna? Sila ba ay may isang facility ba silang pagdadalhan? Meron pa ba doong mga psychosocial intervention na gagawin sa mga seafarers na yan, Ryan? Yun yung psychosocial intervention. Magdidepende yun doon sa pangangailangan nga nitong mga seafarers. Pero dahil nandito na yung mga pamilya ng mga ito, yung mga malalapit lamang dito ay makakauwi na rin sa kanilang mga tahanan. Pero yung mga nasa malalayo, pagpo-provide muna sila ng mga matutuluyan dito ng pamahalaan, June. Sa tulong na ibinibigay ngayon ng DMW at ng OWA, gaano ito nakasasapat sa pangangailangan naman ng mga pamilya nitong mga seafarer dito sa Pilipinas? At paano ito naiaabot sa kanila ngayon, Ryan? Yun yung financial assistance mula sa DSWD ay personal na iaabot yon sa kanila ngayon. Ano? At sa ngayon, hindi pa natin nakakausap yung mga pamilya dahil nga hindi kanina talaga blanco tayo dito. Hindi namin alam kung sino yung mga pamilya. Bigla na lang dumating dito kanina at ipinasok doon sa VIP lounge kung saan nakatabay naman ng media dito sa isang bahagi nitong terminal. Kaya wala pa tayong nakakausap sa mga pamilya nila at hindi natin alam kung papayag ba silang mapa-interview mamaya. Pero yan ang isa sa ating alamin kung kumusta yung kanilang pangangailangan. Pero bago pa man ito, June, na sinabi naman ng DMW na OWA na nakipag-ugnayan na sila sa mga pamilya nitong mga seafarers na ito at tinitignan nga nila yung mga pangangailangan nila, June. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Liwanag sa madilim na daan at ligtas na mapagkukunan ng maiinom na tubig. Ilan lamang yan sa binigyang tugon ng Members Church of God International sa pagtulungan ng Camarines Norte Police Provincial Office sa Bicol Region sa matagal ng problema ng ating mga kababayan doon. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Lakad namin, madilim dito sa lugar namin. Gasera lang ang gamit namin. Nakagis na ni Aling Alice Martinez ang madilim na kalsada pagkagat ng gabi sa barangay Dagit sa bayan ng Labo, Camarines Norte, Bicol. Problemang matagal nang tinitiis na mapumapasok sa eskwela at trabaho. Madilim na aalis ng bahay, madilim na makakauwi. Dahil sa nasa 40 kilometro ang layo ng kanilang barangay sa kabayanan, hindi pa rin sila nararating ng linya ng kuryente. May anak akong college, umaalis siya ng maaga sa Talisay pa po nag-aaral. Ano pa po namin siya kasi sobrang dilim po talaga, nakakakaba bilang isang ina po. Yung pong takot at pangamba po ng mga malanggay ng Purok Uno sapagkat nahihirapan po sila kapag po uuwi galing trabaho or galing paaralan or papasok ng umagang-umaga ang mga estudyante sa
dahil po sa kadiliman. At minsan, nagiging sanhi ng aksidente. Dito mismo sa ilog na to, may mga nahuhulog na mga motor, tricycle, kasi nga walang ilaw, lalo pag gabi, kasi delikado nga talagang daan. Ganito rin ang sitwasyon sa mga barangay na nasa bulbunduking lugar. Ang mga ito ay mga barangay ng Bagong Silang 1, Bagong Silang 2, Dagit, Eksiban at Dumagmang. Ito, may mga ano na, may mga tropa na po tayo, mga pulis na mga namatay na sa mga pag-atake ng mga CTG or Community Terrorist Group. Tapos yung presence po talaga ng New People's Army is talagang nandyan siya. Sa barangay Makogon, sa bayan pa rin ang labo, problema naman nila ang pinagkukunan ng ligtas at malinis na mainom na tubig. Na yung kanilang problema sa hindi maayos na tubig, ng supply ng tubig, at natatakot sila na baka kung anong mangyari sa kanilang mga anak dahil yung kinukuhaan nila ng tubig ay dumudumi dahil lalo na pag maulan, napapasok na ng tubig ulan, ng putik, yung kanilang pinagkukunan ng tubig. Ang mga problemang ito ng ating kababayan ang inilapit ni Camarines Norte Police Provincial Office Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. kay Kuya Daniel Razon nang bumisita ito sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay noong October 11, 2023. At pagkatapos ng ilang buwan ay nagbigay na ng tugon sa kanilang suliranin dahil sa 50 solar streetlights na iniligay sa 5 barangay at pagpapaayos ng potable water sa barangay Makogon. Kaninang umaga, formal nang na-turn over ang 50 solar street lights sa 5 barangay at ang pinaayos na potable water source sa barangay Makogon sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ang program ay pinangunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, ang overall servant ng Members Church of God International, at ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr., ang Provincial Director ng Camarines Norte PPO. Kasama ang lahat ng mga district directors ng 12 municipal police stations sa buong probinsya ng Camarines Norte. Ilang linggo ito na pinagtulungan itayo ng mga volunteers ng MCG at mga pulis mula sa Cam Norte PPO. Lubos naman ang pagkapasalamat ng mga residente dahil ang dating madilim na gabi ngayon ay maliwanag na. Ang dating gabi na puno ng pangamba ngayon ay napalitan ng saya. Kaya nga nakakatuwa at nakaka-proud na yun yung motto nyo na tulong muna bago balita. Maraming salamat po sa Diyos at naging maayos po ang, siya po ang naging daan para maging maayos po ang iniinom mo namin tubig. Taos puso pong ako nagpapasalamat sa MCGI, kundi po dahil po sa inyo, yung mga ugong-ugong ng aming mga kapurok dahil dito sa madilim na ito ay nabigyan po ng MCGI ng liwanag. Ano po, nakakatuwa na ang MCGI ay nagbibigay ng liwanag sa mga mamamalanggay. Samantala, kasabay naman ang turnover ceremony ay ang libreng medical, dental, optical mission na ginanap sa Camp Wenceslao Binson's Daet, Camarines Norte. Bukod sa libreng gamot, vitamins at salamin sa mata, may libreng masaypa at gupit sa mga kalalakihan. Hindi rin naman sila nagutom dahil mayroon ng libreng pagkain na inihanda ang MCGI. At may iniwi pa silang libreng groceries. 10 wheelchair at 10 tungkod din ang ipinamahagi sa mga nangangailangan nating kababayan. Your dedication to serving our community and your willingness to extend a helping hand to our PNP personnel truly exemplify the spirit of compassion and unity. Lagi po ako nagpapasalamat sapagkat kayo lamang po sa MCGI ang nakaalala sa PNP organization ng aming kalusugan
ang aming dentals and at iba pang pangangailangan kasama po ang aming pamilya. Nasanay na po kasi ang kapulisan na kami po ang lagi nagseserbisyo papunta po sa bayan. Kaya maraming salamat sa Diyos, merong nakaalala sa amin. At tayo naman ngayon sa kapulisan ang inaalagaan para tingnan ang ating kalusugan, sampu ng aming pamilya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin po ito makakalimutan. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang sabi po ni St. Paul sa 5:18 ng Thessalonians. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya po, ang aming laging sinasabi, huwag po kayo sa amin magpasalamat. Pasalamat po tayo sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Kami ay maliit na kasangkapan lamang upang makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito'y aming pananampalataya, hindi para kami po ay tumanggap ng anumang bagay in return mula sa inyo. Dahil kami po'y nagsisikap na mag-advocate ng kapayapaan, sumunod sa batas, maging isang mabuting mamamayan, at huwag maging sakit ng ulo ng lipunan, kunding maging bahagi ng pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Yan po ang daladalang prinsipyo ng members ng Church of God International. At yun po ang sagot kung bakit ito ay aming ginagawa. Dahil yun po ang gusto ng Diyos, yun ang nasa kasulatan, yun ang aral ng Diyos kung ibig nating i-practice ang true religion. And we just hope na hindi lamang po ang liwanag sa kalsada, hindi lamang ang tubig na maiinom natin ang aming maihatid sa inyo, kung hindi ang tunay na liwanag at ang tunay na tubig at ang tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Sa kapasok po na balita, naglabas na ng show cause order ang Senado laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Abangan ang kabuuan ng detalye sa Y News mamayang alas 8:30 ng gabi dito lang sa nag-iisang public service channel, ang UNTV. Narito naman po ang komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Martes. Hinggil po sa usapin sa TikTok ban. Sabi po ni Melski, dapat pati dito sa Pilipinas, iban na din ang TikTok. Lalo na't pag-aari ito ng China. Pwede din kasing ma-surveillance bawat Pinoy. O, alam mo yung TikTok kasi, yung mga bata na nahihilig talaga dyan, kahit mga... Para mo naman sinabing tayo mga... Hindi kasi, ang sa akin kasi, yung nakita ko yung bata, 3 years old lang siya. Tapos, pinababayaan sila ng magulang nila. Di ba, may camera yun, di ba? Parang, baka maabuso yung mga bata, ang ibig sabihin. Kasi ginagaya nila yung mga sayaw-sayaw, di ba? Ayun lang sa akin. Parang, pag ninabantayan, dapat wala bang ganun na pwedeng pagka mga bata, minor de edad, na ganun kaliliit pa lang, huwag munang mag-TikTok para ganun? Dapat. Pwedeng kapag lalo kasabihin natin na medyo wala ko ibang maisip na word pero parang nasa-sexualize yung mga kabataan, pwedeng i-report yan. Pero dahil nga, syempre naman, ang daming users ng TikTok, tapos siguro yung iba hindi naman talaga masyadong kumbaga hindi mahilig mag-report ng mga ganyan, napapabayaan. Pero po pwede po yun ha, pag nakita nyo parang medyo hindi angkop dun sa edad nung bata, yung ginagawa niya, pwede pong i-report yan. Ito naman, mag-shoutout na po tayo. At syempre, maraming salamat po sa mga tumutok, katulad ni na Lenita Rojas at Well, Esa Cacacho Mercedita, Esa Cacacho at Mercedita Panganiban. Ganyan din po kay Vilma Travero, Langote Charlie Lim at si Hermie Tagalag. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa ito ang balita,
Maaari niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Papanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Eclesiastes 7:7. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati at ang suhol ay sumisira ng unawa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.